Kumusta mga kahinang? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ang ating topic ngayon ay tungkol sa 3G. Kung paano mag-welding ng 3G root passan. So mga kahinang, titingnan po natin. Meron tayong top view. So ipapaliwanag natin yung ating work angle. Yung work angle natin mga kahinang dapat ay 90 degree. Hindi siya papaling. Hindi siya papaling ng kaliwa o sa kanan. Bakit ka mo? Once na ang ating work angle ay mag-iba, no, mga kahinang. So, halimbawa, ito yung ating plate, no? Ayan. Kapag yung ating electrode, yung ating work angle ay papaling sa bandang kanan, no? Kita nyo pumapaling siya. So ang more on matatabas niya ay itong side na ito. Kumakain man yung kabila, maliit, tapos sa kabila malaki. So madali sabi mga kahinang, saan man tutungo yung inyong electrode, mapakaliwa, mapakanan, masigit niyang makakain yung kabila. So yung kabila ay weak side. So posible doon kayo magkakaroon ng leak. O kaya doon kayo mapuputol, no, pagka nagbe-bend test. Lalo na dyan kung magkaroon kayo ng thread test. So iti-testing yan. Iga-grind yung penetration at saka yung final welding, yung capping. So pag nagbe-bend yan, kung saan ang weakest, doon mapuputol, no, magbe-break. So kailangan, ang idea dito, dapat 90 degree kung sa top view natin titingnan. Hindi papaling, no, mga kahinang. So isa yon sa work angle na titingnan natin. Pangalawa, yung side view natin kung saan tayo paakyat, no. Ang progression natin pag nag-welding tayo ng 3G ay pataas, no, mula taas, mula baba, I mean, pataas. Kung nagpa-pipe tayo, depende naman kung nasa field tayo, no. Depende dun sa WPS, welding procedure specification, kung ang welding ay pababa, kung sa pipe yan. Okay? So, huwag muna natin pag-usapan yung pipe welding o yung downhill, puro uphill tayo. So, kung titingnan nyo, mga kahinang, yung progression ng ating welding ay pataas, no? So, yung ating welding electrode natin, ay naka 90 degree din. Ito ay travel angle. Ngayon, mayroon tayong konting manipulation. Either bumaba tayo ng 5 degrees doon sa horizontal line na kung saan yung 90 degree, pwede tayong bumaba. So lumalabas parang 95, no? 95 degree. Kailangan natin lagyan natin ng horizontal line para mas mabilis maintindihan. So meron tayong 5 degrees below horizontal line. Ngayon mga kahinang, bakit 90 or 95? Pag sumobra tayo doon, mag-iiba, no? Instead na yung tabas natin doon sa ating root base, no, sa likod to, titingnan natin. Imbis na yung ating tabas ay pabilog, ngayon, ito yung buga ng electrode, no? So kakainin niya equal yan. Ngayon, pagka nagdadagdag tayo ng angle, no, imbis na 90 degree yan doon sa baba, dito, ang magiging tabas niyan, magiging pahaba, no, magiging pahaba siya. Mga kahinang, the more na bumaba tayo, habang nag-welding tayo, tumitingala. Kasi, minsan, merong mga nagsiset-up, dapat nakaset-up yung ating electrode. Kung tayo may nakatayo o nakaupo, dapat nasa dibdib lang. Hanggang dibdib lang yung plate natin. Para, pagka nag-welding tayo pataas, dapat yung kamay natin, hindi nagbabago yung angle natin. Hanggat maaari, sumasabay lang yung balikat natin, no? Yung ating kamay, pag nagwe-welding tayo mga kahinang, pababa, kumaganyan lang. Hindi tumataas sa mata natin, yung eye level natin, mga kahinang. Para makasigurado tayo na yung ating hinang ay talagang tutok, ikangay pare-parehas. Once na ating mata nasa taas o nasa baba, ang ating kamay hindi nalilevel dun sa mata natin, dun magkukos ng kakaibang angle na hindi natin namamalayan na nagkakamali tayo. So, the more na bumababa, lumalaki ito,
So, ang ating electrode, mga kahinang, lumalabas na pagka more angle ang gagawin natin sa traveling grill, yung tabas ng ating electrode ay paganyan, no? Wala na siya sa tamang ano, imbis na diretso lang, ang putol ay diretso, no? Habang nagwe-welding ka, ito yung tabas niya kung naka 90 degree ka. Habang pababa ng pababa, palagpapalaki na palaki yung ating degrees, lalong tumatabas. At kung mapapansin nyo, mga kahinang, lalong humihina yung buga ng iyong electrode kasi nag-iiba yung angle mo. So sa likod ng penetration mo, mag-iiba rin yung hugis, yung ripples niya, imbis na pabilog, no? Habang dapat ganyan, no? Yung ripples ng electrode nung tabas, minsan naging ganyan na, no? Nagiging pahaba siya. Ha? Kung may napapansin kayo, no? Ganun ang nangyayari. So, yun lang yung mga points na ating i-discuss. Tapos, hindi tayo sa loob. Kasi, medyo alanganin yung pwesto. So, ang ating gap, mga kahinang, ating root gap ay 2.4. Yung ating electrode ay 3.2. Ang brand po nito, disclaimer, hindi tayo sponsor. Ito ay isap. So, napaganda yung electrode ko na ginagagamit ko. So, yung ating machine ay rectifier, lincon, nakasit tayo sa 80 kasi medyo wide yung ating road gap, mga kahinang. So, huwag tayong magkonforme, mga kahinang, dun sa sinasabi ng instructor natin. Dapat obserbahan natin kung ano yung nagagawa natin sa preparation natin. Kung yan ay sumikip ba, lumuwag ba, maliit ba yung root base. So, itidepende natin sa settings natin. Okay? So, mag-welding tayo ng buo ng root pass. Tapos, pag-into natin, kagrind tayo. Itingnan natin kung ano yung nangyayari sa connection natin sa tie-in natin. Okay, mga kaya. So, mag-weld tayo. Welding ta, mag-grind tayo, mga kahinang, dahil ito na yung electrode natin, no? So mag-grind tayo. Make sure po na napipeder natin yung dulo nung paghinto natin. So ipipeder nyo yun, iwasan nyo yung makain yung bevel, no? So, para hindi masira. Okay, so ayan na, dugto nga tayo. Sana ay okay yung ating pag-grind. Okay na. Okay. So nga pala, half inch or one inch sa taas tayo mag-start, no? Para yung stable, naka-stable na yung ating arc, so may power na siya na lusawin yung dulo. Kasi kung doon tayo mag-start sa pinaka-inintuan natin, so
So hindi pa siya malakas. So dapat naka-start na siya ng ulo. Okay, mga kahinang. Linisin natin yung likod para makita natin kung kumusta na ba yung building. So kami tayo ng tongs, baliin na natin, patanggalin ko lang dito ha para hindi maingay. So mga kahinang, pinapapansin no, so ito na yung welding natin. Okay, ayan. So kung napapansin nyo, buo yung ating rod pass. Ayan, wala tayong nakitang dugtungan, di ba mga kahinang? May napapansin ba kayo dito sa simula? So dito kaya naging ganyan yan. Tandaan nyo, hindi ko na yan pinipeeder yung unang tap, yung sa baba. Ito yung baba, ito yung taas. So kailangan no, pag nag-start kayo, ipipeeder nyo yung tap dito sa loob para pag nag-root pass kayo, wala yan. Sinadya ko yan na hindi ginarine para makita nyo kung ano magiging resulta. So habang hindi pa mainit yung electrode mo, kaya start po lang at hindi mo ginagrind yan, ito ang magiging labas nyan. So kung papansin ninyo mga kahinang, buo yung ating root pass kabilat ka kaliwat kanan. Pagdating dito, dito tayo huminto mga kahinang. Ayan. Kasi mali yata ako. Okay. So dito tayo mga kahinang. Dito tayo huminto. Ayan. Mula rito, dito tayo huminto. Pero kung papansin ninyo, wala tayong makikita ang dugtungan mga kahinang. Okay, so kabilat kanan, kaliwat kanan, okay yung ating root pass, wala tayong root pass mga kahinang. Hindi pa lang masyadong nalilinis at nababrush na. Ayan, bukod dito, at papansinin nyo mga kahinang, kailangan ipupunoyin nyo yan. Okay, kahit nasabihin na natin mga kahinang na 1 inch po yan, 1 inch, i-discard po yan. No, pag tinitesting po yan, hindi po yan kasama mga kahinang. Pero syempre, pag tayo nagtitread test o mag-a-apply ng trabaho, kailangan nating punuin yan. First impression ng inspector, makikita niya maganda yung welding mo. Yun yung visible na testing ika-welding mo. So kailangan maganda yung cosmetic mo. Ang sinasabing cosmetic, well, yung pinaka-final mo dapat maganda. Yun yung tinatawag na cosmetic. Tapos yung likod ng welding mo, yung penetration. Yung loob nun, nasa, kung meron silang x-ray or ultrasonic ng testing, so doon makikita yun. So sana mga kahinang, meron na naman kayo natutunan dito sa ating video na ito. Sa susunod na welding natin ay 4G. So antabayan ninyo ang ating susunod na video. Tight arc. Bye.